Huh? Yeah, but apparently, Sandro asked if who was with you. Nag-text back si Sandro. At ang reply mo, just me. Just me. Okay? Sandro never replied. Okay? Wait lang. Sandro never replied. Ha? Ako, base sa investigation ko lang to. Kaya syempre, natakot. Sinabi, just me. Diba? After a while, you texted again and told Sandro, the context of your text was joke. At sinabi mo, you were in the company of some of the creatives. May pa-joke-joke pa na lawan to. Joke, joke, joke! What are you doing? Alright! Ito po continuation ng hearing tungkol dito sa deklamo ni Sir Ninyo Mulak. Naku po naman eh. Bibihirang mangyari itong mga ganitong pangyayari mga idol. Lalaki pa mismo ang nagreklamo na hinalay. Yung problema, okay lang sana mga lodi kung babae yung nanghalay, eh, no? Yung problema ay kapwa mo may espada. What? What are you doing? Ay nako. Oh, ito. Ang sabi ni Ninyo Mulak mga brother, nagsorry daw tong dalawa. Payak-payak pang nalalaman. Umiyak daw sa harapan ni ano, umiyak daw sa harapan ni Ninyo Mulak yung mga tao. Kala daw nila okay lang. Okay lang sa bata yung ginawa nilang anak ng pating noon itong mga kukuhang pinaggagawa ng mga tao. Aray! andito nga tayo sa Senate hearing mga brothers and sisters. Senate hearing ng kaso nitong mga hinayupak na ano na to. Hindi ko na lang babanggitin ko anong lahi meron itong mga visit sa lipunan na to. Eh, emotional nga po ito mga padli itong tatay ni ano, Sandro Mulak, si Sir Ninyo Mulak. Talagang ramdam mo sa kanya yung sama ng loob. Ito, panoorin po natin itong... Nung una nga, kasi nga... Ako talaga nung sinabi sa akin ng anak ko, hindi ako makapaniwala na nangyari. Kasi tulad na nasabi ko, sobrang taas ng respeto ko kay Jojo. Sir Ninyo, wag lang po niyo kumprontahin sa chairman lang po. Kasi nasabi ko lang na hindi ako makapaniwala doon sa nangyari. Kasi nga... Di respeto ka pa nung tao, nung tatay eh. Nire-respeto ko. So yun, so hindi mo man lang ba napigilan yung ano mo, yung LLL mo, libido, yun, tawag doon. Si Senator Bong naman yung nagsabi na if you want to go to the NBI, we can go to the NBI. Pero dahil nga, syempre, ako bilang magulang, gusto ko protektahan muna sana yung anak ko, ayoko sana may makaalam. So we went through the channel, we went to Ms. Annette Gozon. We were trying to fix it internally, pero I didn't know how to do it internally na, pero kumbaga sinubukang ano ito, sinubukang arigluhin yung kaso ng bata. Talagang kakapal ng mukha nitong mga pagsasampalin, kurutin. Nakapal ng mukha, arigluhin nyo eh, minulis ka yung bata eh, ano bang tawag doon? Kinambing, mag-visit na to. Naturture ang utak ng bata eh, ginawa nyo, tapos sasabihin nyo, arigluhin, so sorry, hingi kayo ng sorry. Ang mga taong to. Sa pa rin kami ng kaso,
Di ba? Mr. Chair, if I may interrupt. Sige po. Nalaman ng ano, na media, yung nangyari. Po? Paano nalaman ng social, ng media? Dismiss! Alam siya. Sino nagkalat? Dismiss! Hindi ko po. Dismiss nga, babayral yan eh. Sigurado pagkakaguluhan yan ng mga tao. Pagkakaguluhan yan sa social media. Talaga alam. So when did, na lang po pumutok eh. First knew about it, na kumalat na sa media. Saan mo nabalitaan? Sa social media? Sa radyo ba? Sana kumalat na po. Yeah. Sa social media po. Unang lumabas kay Audrey Diaz. Eh, si Ogie Diaz pa. Number one na ano yan, intrigero yan si Sir Ogie. Yo, pag may nalaman yan, sigurado yan. Magbabiral yan. Eh, sa dami ba naman ang sumusubaybay kay Sir Ogie? Babiral talaga yan. Sige, continue. Yan po. Ay, I'll continue. I didn't know how to do it na naayos namin internally, pero still magsasampa pa rin ako ng kaso kasi I knew na pag once na mag-file kami ng kaso, talagang puputok na sa media. Hindi maiwasan, hindi puputok sa media, di ba? Teka, paano nalaman ni Ogie Diaz? Hindi ko po alam. No, po. Marami ano yan si ano? Kasi... I talked to him since ano, since... sa social media, mukhang detalyado yung mga... Ay, pero hindi po sa aming galing talaga. Maraming source yan, Sir Ogie. Hindi naman nakausap niya, anak mo. We have other witnesses. We have other witnesses kasi I don't know kung may nag... kung paano nag-leak talaga. Ayun po. And then, so it took 10 days bago namin na-file kasi nga po, nagkita kami ni Annette Gozon. Yan, yeah, no. Sinubukan nila nga regluhin yung kalokohang ginawa nila. Doon sa bahay ni Miss Annette Gozon. And nag-apologize sila sa akin. They apologize for what? Sen, ang pagka-exactong pagkasabi nila, sorry talaga, umiiyak sila. Assuming. Ito po, Sen, talaga. Let's just go straight to the point. Talaga, sinasabi ko po ito. What did they apologize for? Ang exactong words nila, they were crying and they apologized, ang sabi nila, sorry talaga, sorry ninyo, ganun. Kasi akala namin okay lang. Ako! Akala daw nila okay lang dun sa bata. Oh! Ang sinasabi nila na okay lang kasi ay nako, hirap magsalita sa mga taong ito. Kasama ng ugali. What do you mean? Yeah, they were sorry for what? What did they do? For what they did? What did they do? Ito so naman si Senator Dingo eh. They did something untoward? Sen, when they said sorry, syempre naintindihan ko na yung kwento ng anak ko. Yun na yun. Yun na yun, di ba? Okay. And then they said, akala daw nila okay lang. But clearly, akala sen, nila consensual. Yes, yan. But clearly, kung okay lang, di wala kami rito sana ngayon. Iba, at saka hindi sana nag-iiyak yung anak ko. Yun po. Sige. Kawawa yung bata sa pinaggagawa ng mga tao. And Miss Annette Gozon was our witness during that meeting. Yun po. Let's just, yes, Senator. I think this will be your last hearing, so I'll just go straight to the point. Jojo Nones and Richard Cruz, are you represented by any lawyer? You can give legal advice if you wish. All right. Thank you. Iba may bigote ka dati sa Facebook, may bigote ka Jojo. Sino ba si Jojo diyan? Para nga naman pagharap niya sa Senate, maganda siya. Magandang tilag, di ba? Mabiga-bigani yung itsura niya. Nag-ahit ka na? Bigote mo? Tawa si Senator eh. Your Honor, ano po, minsan may ahit, minsan po may shadow beard. Right. I shadow. Sir, I would like to request the Comsec to administer the oath. Comsec?
mag-administer tayo ng ano. Okay, pwede po kayong tumayo. Sir Richard and Sir Jojo, tatayo lang po. Abo, Wala na, ano yan, mag-take pa. Take pa ng oath yung mga yan. Eh, ano na, ang oath-oath. Hindi rin naman magsasabi ng totoo yung mga yan. Sa ngayon po. Before, no, hindi pa kayo na-issue ng preventive suspension. GMA lang po. Yep. Okay. Sinasabi ng GMA, independent contractors kayo. Yeah. Correct. Hindi kayo sinasweldoan ng monthly? Hindi po. Ano, ano? Kapal lang mukha ng mga taong to. Ibig sabihin per project. Yes. So pag meron kayong isang teleserye na 6 na buwan tatagal, 6 na buwan lang sweldo niya. Am I correct? Pag sa director po. As a? Pag director. Director ka ba ano? Sino pang director? Sa ngayon po nagdi-direct po. Ikaw? Apo. Ikaw, Honor. Richard? Consultant, ano, scriptwriter, creative consultant. Scriptwriter ka? Mm. Ikaw, Jojo, ang director? Apo. So ano yung mga dinidirect mo ng mga projects si Jimmy? Meron po akong, bago po ang lahat ng nangyari ito, meron po akong, bagong director lang po ako na pinag-direct ng network. Dati po, consultant din po ako, drama consultant. Tapos, nalipat po ako sa... Bakit kailangan pang pag-usapan yun? Straight to the point na? Nagdi-direct po ako ng teleserye. Bakit mo nagawa sa bata yung ginawa mo na yun? Trabaho si Jimmy. Ako po, 24 years po. Doon sa 24 years na yun, hindi kayo nagtrabaho sa, halimbawa sa ABS-CBN, TV5. Dami pang... ABS-CBN po ako from 1996 to 2000. Dami pang paligoy-ligoy ni Senator ano eh? Senator ano? Estrada? Hindi pa tirahin na lang ng tirahin doon nang matapos ng hearing at ikulong na tong animalistic na to. Ini-interview siya na kung saan kayo nagtrabaho, anong previous na trabaho niyo. Pinalaman yan sa kaso. Ako na. Nako. Sa tapos yung event? Around midnight po, Your Honor. Huh? Around or close to midnight po, Your Honor. Close to midnight. Apo. Noong mga nakalipas na event ng GMA, kayo rin ba ay naimbitahan? Yes po, Your Honor. Nag-book din ba kayo ng hotel room? Kaya humahaba ang hearing ng Senado dahil sa ano eh, walang ano, daming pasikot-sikot. Hotels doon sa area, mahirap. Eh, noong gabing yun, saan kayo nakabuo? Saan ba ginawa yung gala? Sa Marriott Hotel. Gala, gala, oh. Huh? Sa Marriott Hotel Marriott. Po, Your Where Honor. Were you billeted? In Belmont Hotel po, Your Honor. So, magkalapit. Po. Yes, pwede kang lumakad. Opo, Your Honor. So, ano pa? Kayo ng hotel dun sa, ano yan? Sa Belmont po, Belmont. Your Honor. Opo. Yung, saan yung event? Sa Marriott po, Your Honor. Sino nagbayad dun sa Belmont? Nako naman talaga ito, pati yung nagbayad sa... Hindi po. Di ba lahat ng mga... Pati yung... Tirahin mo ng straight to the point, matapos na yung hearing. Nako naman, lumusaos to. Honorable Chairman of the Senate Committee on Public Information and Mass Media, Honorable Senator Robin Padilla, to all the senators present today, especially Senator Jinggoy Estresida. Pati yan, nabukulol ka na, Estresida. Estresida raw.
To all the resource persons and friends from the press, magandang tanghali po sa inyong lahat. Bago po ang lahat, ay nais po naming humingi ng paumanhin sa hindi namin pagdalo sa nakaraang pagdinig. Bakit? Inaamin po namin na natakot po kami na masubject sa media circus at premature trial. Gayun din po, natakot din po kami na baka malabag po namin ang confidentiality ng investigasyon na isinasagawa ng NBI nang nagsimula na ang mga panahong yon at nagpapatuloy pa rin sa ngayon. Nasabihan po kasi kami na bawal po na ilabas ang lahat ng mga counter-allegations at ebidensya namin sa publiko dahil ayon sa NBI, kahit ang allegasyon ng di umano'y biktima ay hindi pa rin nila maaaring ilabas dahil subject pa ito sa validation ng kanilang ahensya. Lahat pa raw po ng hawak ng NBI hindi pa ebidensya hanggat hindi pa naipapasa sa piskalya. Subalit... Yun ang katwiran nila. Kaya hindi sila sumipot ng last hearing. Which is, tama nga naman, confidential yung kaso. Dapat sila-sila lang ang nag-uusap. Yun. Walang social media na, ano, walang mainstream media na kasama. Yan ang it matapos po naming mapanood ang nakaraang pagdinig, ay nakita po namin na hindi mangyayari ang aming kinakatakutan dahil sinabi at siniguro naman po ng kagalang-galang nating Chairman Senator Robin Padilla na hindi magiging korte. Natakot ka pa, gagawa-gawa ka ng kalukuhan. Ngayon, natakot-takot ka. Nasarapan ka naman yata sa ginawa mo eh. Ngayon, matatakot ka. Eh, ganyan talaga. You need to face the consequences. Diba? Ang mga Inglesan na yan eh. Inako ka naman talaga naman ito si... Ano? Si Direk eh. Direk Ganda eh. Ang Senado. Kaya humihingi rin po kami ng patawad sa kagalang-galang natin na Senador Jinggoy Estrada kung naunahan po kami ng takot, kaba at pangamba. Natakot daw. Kami po ang independent contractors ng GMA Network na tinutukoy sa mga online posts na kumalat noong mga nakaraang araw. Subalit, kasi nung gumawa hindi ng ano na yan. Ng kahit anong sexual harassment or abuse laban kay Sandro Mulac. Sa pagkakataong ito sa harap ng iyong lahat, mariing tinatanggi po namin ang lahat ng mapanirang akusasyon na ito laban sa amin. Kami po ay hindi executives ng GMA Network tulad ng mga lumalabas. Daliwas sa sinasabi sa online, wala po kaming kapangyarihan or impluensya sa network, lalong-lalo na sa mga artista nito. Sinabi naman po ng GMA na hindi kami regular employee ng network. Alam po namin na... Bakit kailangan yung isulat sa papel o kaya yung statement nyo? Ba't kailangan nakasulat sa papel? Ibig sabihin yan, scripted na yan, brother. Sister pala. Scripted yung ano mo, brother, sister eh. Eh kung talagang totoo ka sa statement mo, laman ng utak mo yan, kaya mong sabihin yan. Hindi na kailangan ng sulat-sulat. Baka naman ginawa ni attorney yan para ipagtanggol ka eh. Kunting pagkakamali lamang na nagawa namin sa production ay maaaring ma-terminate ang aming kontrata at mawalan kami ng trabaho. Subalit, tumagal kami sa telebisyon ng more or less 30 years. At bago ang pangyayaring ito, ay malawak ang naging kontribusyon namin sa industriya sa telebisyon sa pamamagitan na naiambag namin mga award-winning at top-rating television shows and teleseries. Iyak na yan. Maganda po ang takbo ng aming karera. Sir Richard, tubig po. May tubig po kayo sa tabi po, ha? Opo. Okay. Mahaba ba yung ano? Ikaw ba nagsulat? Scriptwriter ka? Baka mahaba yan. Oo nga eh. Mahaba yung... Maganda po ang takbo ng aming karera. Mahaba yung script ni ano eh. May tatanong niyo po kami sa aming mga nakatrabaho at masasabi naman po namin na iginagalang kami
at naging malinis po ang reputasyon namin sa aming mga naging employer at nagkatrabaho sa loob ng 30 taon. Sa tinagal-dagal namin sa industriya, wala po kahit na isang reklamo, sexual man or anuman, ang nag-file sa amin. Kaya hindi po namin sisirain ang iniingatan naming pangalan at karera at reputasyon para makapag-abuso o harass ng isang tao. Lalo na po na alam namin na anak ng sikat na artista at ma-impluensyang pamilya. Ano ba naman po ang laban naming mga ordinaryong manggagawa lamang laban sa kanila? Hindi naman po namin itinatangging bakla kami. Sa katunayan, ang pagiging bakla namin ang isa sa mga dahilan kaya kami naging creative, artistic at nagkaroon ng skills na kailangan sa industriya. Buong buhay namin, ginamit namin. Yan na, iyak na yan, iyak na yan. Namin sa maayos na paraan para maitaguyod ang aming mga pamilya. Kaya napakasakit sa amin at sa aming pamilya na mabasa ang aming mga pangalan online na may caption na bakla at kung ano-anong masasakit at mapanirang puri na bansag at descriptions. Hindi naman kayo haharasin na sa taong yun, naharas o kaya bubulihin ng taong bayan kung hindi kayo gagawa ng kalukuhan eh. Kayo rin lang naman ang gumagawa ng sarili nyong multo eh. Diba? Bakla po kami, oo, pero hindi kami mga abuser. Bakla kami, oo, pero hindi kami gumagawa ng masama sa kapwa. Bakla kami, oo, at may takot po kami sa Diyos. Sa huli, kami rin po ay humihiling ng hustisya. Mabigyan sana ng hustisya ang malisyosong pagbibintang sa amin. Kaya po naming mapatunayan sa piskalya o korte na wala kaming kasalanan. Hintayin lang po sana natin ang proseso, ang due process. Habang hinihintay po yan, humihiling po kami sa sambayanan na huwag niyo po muna kaming husgahan. Iba ko na ba mga convicted na criminals? Kay Sandro, wala kaming ginawang masama sa iyo at alam mo yan sa puso mo. Hindi pa huli ang lahat na magsabi ng totoo sa lahat ng mga sumusuporta sa amin. Lalo na ang mga nakatrabaho namin sa industriya na dahil kilala kami ay hindi naniniwala na magagawa namin ito. At sa lahat ng mga netizens na nagsasabi na ikaso muna at huwag kami i-publicity trial, maraming salamat po. Napakalaking bagay sa amin sa ang panahong ito. Sa panahong ito ang ganyang mga mensahe. Maraming salamat din po sa komite, sa inyo, Senators Padilla at Senators Estrada, sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon ng magsalita at maraming salamat po at magandang tanghali po sa inyo. Thank you. Yan, oh, ayan ang... Maraming salamat po. Direk Jojo. Oh. Okay, basta dito sa Senado, patay-pantay lang ang tingin namin. Okay, gender sensitive here. Okay? Thank you po, Your Honor. Dapat lang, Senador. Babanatan ka ng LGBTQ niyan. Basta kami pantay-pantay lang tingin. Niyari mo yan. Sa inyo lahat. Alright? Salamat po, Your Honor. Okay. Sa opening statements ninyo, you deny all allegations that has been parang pinapalabas nila na nagsinungaling yung bata sa allegation sa kanila. Nagreklamo, nakarating pa ng NBI. Kumbaga, ang pinalalabas nito nila direct at nitong scriptwriter na ano. Kumbaga, nagsinungaling yung bata para publicity. Baga, magpasikat, ganun lang ang neto. Malalaman yan pagdating ng araw kung totoo yung mga binabasa ng mga akusadong to. Ay ano pala, ng mga naireklamo na to, hindi pa pala akusado na ano pala, hinihiring pa lang yung kaso. Malalaman yan pagdating ng araw kasi under investigation na sila eh, sa NBI. Nakarating sa NBI yung kaso eh. So... malalaman yan ng taong bayan. Malalaman natin lahat yan. Brought against you. Yes, Your Honor. Both of you. Would you know kung ba't nagkaroon ng ganitong kabigat na reklamo sa inyo? Bakit nagre-reklamo Sandro na sila, yung tatay ni Sandro? Bakit nagre-reklamo ng ganun?
Hindi po talaga namin alam, Your Honor. At kanina, sabi ni Mr. Mulak na nag-meet kayo sa bahay ni Attorney Annette Gozon, ang Vice President no, ng GMA7, na nag-apologize kayo. What did you apologize for? Your Honor, ang sabi po namin kay ninyo, we're very, very sorry, pero wala po kaming ginawang masama sa anak niya. You're very sorry for what? What did you apologize? We did not apologize po. Ang context po is, sorry, pero wala po kaming ginawang masama sa anak niyo. No, why? Kung wala kayong ginawa, sadali lang. Kung wala kayong ginawang masama, ba't ka magsasorry? Ha! Ang context po kasi, yung parang, sorry, pero wala po kaming ginawang masama sa anak nyo. Hindi. Medyo nagugulan ako. Medyo may pagka-weirdo. Yun po yung buong sentence namin. Sorry, Robin. So, parang sinasabi niya na sorry for nothing. Kung ano man yung nangyari. That was nothing. Ano ba yun? Paano ba ipaliwanag ito? Patituloy ako naguguluhan. Nagsuri siya sa dahil sa wala, walang dahilan. Ganun ang ano ito. Ano ba to? No. Nee, ganito lang, sorry Robin. Ano, ba't ako magsusorry sa'yo? Ano ginawa ko, di ba? Kasi buong sentence po siya, hindi lang po siya sorry. So, sorry po, pero wala po kaming ginawang masama sa anak niyo. Hindi nyo, pwede pong, kung meron ka idadagdag doon sa sinabi, bakit siya why did he apologize? For what? Senator Jinggoy, ito po sinasabi ko, ay talagang umiiyak sila nung nag-sorry sila. They were crying, both of them. And they even offered to donate a certain amount to a charitable institution of my choice. Para lang masettle yung ano. Kasi ang sagot ko sa kanila, ako, tao lang ako. Diyos nga, marunong magpatawad. Kaya ko kayong patawarin. Pero kailangan pagbayaran niyo yung ginawa niyo. Is it true that you were offering something sa, ano? May hirap to. Is it true? No po, Your Honor. Ay, nako. Very insulting po. Ha? Huh? No po, Your Honor. Sino ngayon dito sa... They were denying it. Sino ngayon sa dalawang grupo na to ang nagsisinungaling at nagsasabi ng totoo? Ayan na. Nagkakagulo na ang kaso. Ako naman. Senator Jinggoy, Ms. Annette Gozon was present during the incident. Ano, asan ngayon yung babae? Yung present na yun, yung witness na yun? An investigation of my own, ha? I will ask both of you, okay? The gala was held at Marriott Hotel, correct? Yes, Your Honor. Both of you, Jojo Nones and Richard are billeted at Belmont, which is a walking distance from Marriott Hotel, correct? Yes, po, Your Honor. Jojo texted Sandro if he can come over to the room. I did not text that, po, Your Honor. Did you have the copy of the text messages? Yan, nagot ka na dyan, Jojo. Piyari ka na dyan. Dinilit mo lahat yung mga messages eh. Do you have a copy of the text messages? Piyari ka na. You're sure? Yes, pag nirecover namin sa Globe yan o sa Smart yan, pakukulong kita rito. Now you better tell the truth. Yeah, I'm telling the truth po, Your Honor. You did not. Hindi po sa akin nanggaling. Si kay Sandro po mismo nanggaling. Remember, you're under oath. Yes, Your Honor. Huh? Yes, Your Honor. Walang kwenta yung oath na yan kapag nagsinungaling ng mga tao. Proof that Direct Jojo texted Sandro. Alright. No, ayan nga, mga brothers and sisters, so, nagsisimula nang magsinungaling itong ano na to. Wait. Lukalukang to. We'll go to that. Yes, Your Honor. Okay. Allegedly, you texted Sandro if you can come over to the room with you. Deny. Yeah, maganda yan. Yes, si Atty. Kapunan, magaling na bugada yan. Tignan natin kung may lulusot kayo niyan.
Yeah, but apparently, Sandro asked if who was with you. Nag-text back si Sandro. At ang reply mo, just me. Naks now. Okay. Sandro never replied. Just me. Okay. Wait lang. Sandro never replied. Ah. Ako, base sa investigation ko lang to. Kaya syempre, natakot. Sinabi, just me. Just me. After a while, you texted again and told Sandro the context of your text was joke. At sinabi mo, you were in the company of some of the creatives. Sana all. Yes or no? Ang eksaktong... Yes or no? Ang eksaktong text ko po, Your Honor, I'm with Drama Peeps, but we're wrapping up na. Yes. But you texted him joke, correct? Well... Yes, Your Honor. Kasi muna nung just me po, kasi natutulog na po sa telepon. Yari ka na dyan. And then just me, Sandro did not reply. And then when yes, you replied, po. Joke, I was with some of the creatives. Mismo yung mga tao sa creatives. Yes po, creative but department. I also said po. Correct. Yes okay. po, Your Honor. But I also said po, Your Honor, we're wrapping up na. Kasi I didn't want him to think po that... Okay. And anything about okay. the just me text. After which Sandro obliged to the invitation of Jojo. At doon nag-text si Sandro na pwede ba dumaan dyan? Sino-sino pa kayo nandyan? Yun yung ano, yun yung lumalabas sa social media na hindi naman kinover kung ano yung prior conversation. Correct? Your Honor, wala pong invitation, wala pong direct invitation from myself. Siya po yung nagsabi na pwede pa ba akong umat dyan. Kaya nga. Kasi prior to that, inibitahan mo nga eh. Huwag ka na mag-deny, inibitahan mo na nga to come over your room. Hindi po, Your Honor. Tapos sinabi mo, tinanong nga ni Sandro, sino nandyan? At sinabi mo, me only, ako lang. Tapos biglang sinabi, hindi na nag-reply, sinabi mo, joke. I am with some creatives. Ayan na. Your Honor, may we request for an executive session po so we can clarify things? No, wala pa naman, there's nothing sensitive here. As we go along, siguro. But, these are... Wala pa naman, hindi pa naman sensitive yung matter. These are facts of the case po, Your Honor. These are already facts of the case po, Your Honor. Ito lang asking yung... you if it's true or false. Wala pa naman tayo sa ano eh. There was no direct invitation. There was no direct invitation from me, Your Honor. Okay. I was just being polite and kind because he is my friend. But there was no direct invitation. In fact po, bago po siya na sinabi na akit siya, I said we're wrapping up. Totoo ba? Do you have a copy of the text messages of Mr. Nones? We have po, Your Honor. If I may answer, yes, Your Honor. I'm Attorney Sharina Quintanilla Raz for Sandro. We do have... proof of that, but we cannot show that at the moment because it is with the NBI. And as this explained earlier, the NBI is safeguarding the confidentiality of the pieces of evidence. Do you have any representative from the NBI here? Yes. Good afternoon, Your Honor. I'm Attorney Zulaika Marie Esconales, the investigator on case, Your Honor. Do you have the copy of the text messages, the conversation? The complainant already submitted pieces of evidence to support his complaint, Your Honor. You cannot share it with the committee? With all due respect, Your Honor, for purposes of confidentiality, because of pending investigation, we are keeping the same, Your Honor. Of course. Thank you, Your Honor. Okay, at that time, nung umakyat na rin si Sandro, kasi when you invited him, Sandro was in his room together with his girlfriend. And apparently, Sandro informed his girlfriend that he was going to the room of Jojo and company. Upon entering the room, Sandro was surprised since it was only Jojo and Richard who were there in the room. Correct?
Yan na. Oh. Your Honor, hindi ko po alam kung na-surprise si Sandro din. No, umakyat si Sandro sa kwarto ninyo. He was surprised upon seeing only both of you. Well, yes or no? Surprise po, Your Honor. Wala po kami ganyan. Kasi ang sinabi mo dun sa text messages, I am with people from the creatives group. No po, sir. My exact message was just, we're wrapping up na, GMA Drama Peeps referring to me and Dode, but we're wrapping up na. Okay. So, that's your word. Yes. No, malalaman naman natin sa investigation sa NBA yan. Did you offer Sandro a glass of wine? No, Your Honor. When he arrived, he asked if we could drink the wine that was there on the ledge. Hindi niya raw inalok. Did kumbaga, you give a 500 peso bill, which was wrapped like a straw? Pogi, 150. No, Your Honor. And apparently, you poured the a powder substance. No, Your powdery Honor. Powdery substance. No, Your Honor. Your Honor, these are already very details that need to be discussed in an Your executive Honor, session. Your Honor, I think, Your Honor, these matters are part of the allegations of the complainant, Your Honor, which is are now under validation of the NBI, Your Honor. In fact, Your Honor, we were also advised by the NBI with regard to that the own allegations of Mr. Sandro Mulak, Your Honor, Mr. Chair, are still under validation, even this allegation of the 500 peso bill and the alleged substance, Your Honor. So I don't know if the NBI would allow us to answer that questions, considering that the NBI also asked us not to disclose anything, even our counter allegations with respect to these matters, Your Honor. Mm-hmm. You were requesting for an executive session. Am I correct? Yes, Your Honor. Okay, Mr. Chair, I move that we hold this in an executive session right now. Meron po tayong naantok si Senator Robin na hindi. Pakikiusapan lang po natin. Siya ang nito eh. Siyang... Dito yung mga concern. Yung iba po, pwede muna pong lumabas. Marami pong salamat. Okay, labas na muna mga sir. Pati tayo lalabas nito. Hindi siya nakikimartis tayo eh. Pati tayo, mapapalabas nito. Ayan na, mga brothers and sisters. So, napaka-confidential naman itong kaso ni, ano, ni Sandro Mulak. Eh, Sandro Mulak. Ito ni Nunes, saka ni Dodi. Ito talaga ng executive session. Eh, no? Ito si Senator Robin, eh. Kaya ata ang ano rito, kumbaga siya ang chairman eh. Hindi mo lang nagsasalita eh, no? Parang nakakatulong na naantok yata. Di ba? Ay, nako. Ito na mga siraulong ano na to, director saka ano eh, huling-huli na nga yung mga mali-mali yung sinasabi nila, hindi pa umamin at nang talaga naman itong mga taong ito. Ah, mampating eh.